Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malino na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Bahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Masimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong banalang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Walang magagawa ang lakas ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu ang nagbibigay buhay. Juan Kapitulo 6, Versikulo 63. Pag-isipan mo ito. Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa atin, paano tayo mabubuhay? Tayo ay umiiral sa mundo. Ang ating panlabas na anyo lamang ang nakikita ng ibang kumikilos, nakakaramdam at nakikita ng lahat. Ngunit sa loob, tayo ay patay. Tanging ang kaligtasang mula kay Kristo ang naging daan upang maranasan natin ang buhay. Si Kristo lamang ang daan upang matanggap ang mga salita ng katotohanan, at ang katotohanan ng kanyang sinasabi ay nagbibigay buhay sa ating kaluluwa. Tayo ay pinagpala na tumanggap ng kanyang mga salita araw-araw at sagana. Ang kanyang mga salita ay pagkain na nagpapalusog sa ating kaluluwa at malamig na tubig na nagbibigay ginhawa sa ating uhaw na kaluluwa. Tayo ay mga piniling anak ng Diyos, inaalagaan sa kanyang bahay at binibigyan ng lahat ng ating pangangailangan. Tayo ay may lahat ng bagay, higit pa sa sapat. Ano pa ang maaaring nating hingin? May mga sumusunod kay Jesus hindi dahil sa pananampalataya at pag-ibig, kundi dahil sa mga material na benepisyo na kanyang maibibigay. Sila ay umaalis sa kanya kapag dumating ang mga pagsubok at kahirapan. Tinanong ni Jesus ang kanyang 12 alagad tulad ng kanyang pagtatanong sa iyo at sa akin ngayon. Gusto mo rin bang umalis? Sumagot ang mga alagad. Saan kami pupunta, Panginoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Mag-isip ng mabuti bago ka tumalikod sa pananampalataya. Hindi mo matatagpuan ang salita ng buhay kanino man at saan man, kundi kay Kristo Jesus sa kanyang bahay. Kaya pa ng kailanman.
Dalhin ang kapalanan, gaya'y sasakyan, pag-ibig na kumaraan. Na ang patungo sa kalangit-langitan, na ang hanggan ay buhay na walang hanggan. Oh,
Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sometimes, all you can do is live in God's hand and wait. He won't fail you. Have a blessed day. Masimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritu ang banalang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mababasa po natin sa Psalm chapter 60 verse 5. Pakinggan po ninyo. Save us and help us with your right hand, that those you love may be delivered. The right hand of God symbolizes His infinite power. Because of His great love, God delivered us from the power of sin, which results in spiritual death. Satan intended to enslave and harm us, but God, in His infinite knowledge, planned our salvation from the beginning of time. God assumed a physical body to suffer and die to pay for our sins. He died in the flesh instead of us. The death sentence due to us was served by Him. If He gave His life for us, what else can He not give? He already gave His all for our sake. Why don't we give our all for Him? Ang kanang kamay ng Diyos ay simbolo ng Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan na nagdudulot ng espiritual na kamatayan. Layunin ni Satanas na alipinin at saktan tayo. Ngunit sa Kanyang walang katapusang kaalaman, inihanda ng Diyos ang ating kaligtasan mula pa sa pasimula ng panahon. Iniwan ng Diyos ang Kanyang espiritual na anyo upang magdusa at mamatay para bayaran ang ating mga kasalanan. Namatay siya sa laman para po sa atin. Ang hatol na kamatayan na para dapat sa atin ay tinanggap niya. Kung ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa atin, ano pa? Ano pa ang hindi niya maibibigay? Ibinigay na niya ang lahat para sa ating kapakinabangan. Bakit hindi natin ibigay ang lahat para sa Kanya? Ang buhay, parang paglalakbay. Sa dami ng di natin gustong makita o maranasan sa dadaanan, di maiwasan, minsan parang ayaw mo nang ituloy na lumaban. Pero huwag kapatid, huwag kaibigan, dahil gaya ng kasalanang binayaran, may inspirasyon tayo para maging masaya sa ating paglalakbay at magtagumpay. Maging tulong po sana ang awit na ating maririnig mula po sa Praise God Band ng Mosoli na pinamagatang Sa Aking Paglalakbay. Hakbang, sige anak, hakbang pa. Ang sabi sa akin ng Ama, bakit nga ba ako titigil pa isang hakbang na nga lang pala? Hakbang, sige anak, hakbang pa. Ang sabi sa akin, bakit?
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pamana po ang tawag ng Biblia sa mga anak na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ito po ay paraan ng pagpapaalaala sa atin na ang anumang nasa atin, kagaya ng ating mga anak, ay kaloob ng Diyos. Bukod sa atin na kaligayahan, di po ba? Ang pagkakaroon ng anak ay matatawag po natin ng grand blessing in the making. Malaking pagpapala na katunayan ng biyaya ng pag-ibig ng Diyos. Upang mapagtibay sa atin ang katotohanan ito, ating tanggapin ang panibago nating episode sa segment na The Grace of God's Love. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Ito ay nasusulat sa Kawikaan, Kapitulo 22, Versikulo 6. Mula pa lamang sa mga salitang ito ay atin nang makikita na tunay na hindi matatawaran ang pangangailangan na mahubog ang mga kaisipan ng mga bata. Ang panahon ng pagiging bata o ang early childhood ang karaniwang tinutukoy na formative years ng isang tao. Formative, salita na ginagamit upang ilarawan ang isang bagay na may malaking bahagi sa kung sino tayo sa kasalukuyan. Ang formative years naman ay ang panahon na may pinakamalaking impluwensya sa kabuuan ng ating buhay. Kritikal ang panahong ito para sa cognitive, social, emotional at physical development ng isang bata.
Kaya't gayon na lamang ang pagbibigay diin ng Diyos sa paghubog sa kaisipan ng mga mumunting bata, sa pagkandili sa kanila, bagay na lalong binigyang kaliwanagan sa isang pangyayari na nasusulat sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 13 hanggang 15. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit, pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat, sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Nais ng Panginoon na mailapit sa kanya ang mga mumunting bata, at ang kanyang mga alagad ay hindi dapat maging hadlang, kundi maging kasangkapan upang maipadama sa mga bata ang pagkandili na mula sa kataas-taasang Diyos. Sa ating matutunghayan, ating malalaman kung paano kinakandili ng Diyos ang mga bata, ang mga pamana na mula sa Kanya, sa pamamagitan ng kabanal-banalang iglesia. Mga batang pamana, ito ang naging katawagan sa mga mamunting supling sa loob ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nahango sa 127, versikulo 3 ng mga awit. Narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Bunga ng malinaw na kahalagahan ng paghubog sa mga kaisipan ng mga bata ukol sa Panginoon, nagpa siya ang kasangkapang pangasiwaan ng kabanal-banalang iglesia na maglagay ng lalong epektibong sistema sa pagsasanay sa mga pamana mula sa Panginoon. Sa pamamagitan rin naman ng sistemang ito, ay maipadarama sa mga batang pamana ang pagkandili na naaayon sa pag-ibig ng kataas-taasang Diyos. Kaya nga't pinasimulan ang pagsasagawa ng pagkakatipong pamana bilang isang ministeryo sa buong kalaganapan ng kabanal-banalang iglesia. Ang pagkakatipong pamana ay mayroong dakilang layunin na mahubog mula pa sa murang edad at kaisipan ang mga pamana mula sa Panginoon na pangkaraniwang nasa edad na 4 hanggang 11 taong gulang, tungo sa banal na takot at mga paglilingkod sa kataas-taasang Diyos. Upang makamit ang layunin na ito, ang malinaw na misyon ng pagkakatipong pamana ay ang akayin at hubugin ang mga pamana sa tama at matuwid na mga prinsipyo o pamantayan sa buhay ng isang tunay na Kristiyano o basic Christian values mula sa pagkabata o formative years upang sa tamang edad ay maging mga tunay na mananamba sa kataas-taasang Diyos sa pamamagitan ng kabanal-banalang iglesia. Ang pagkakatipong pamana ay isinasagawa sa iba't ibang dako ng iglesia, isang beses sa isang linggo, na ang oras at araw ay ayon sa katakdaan ng mga guro at tagapangasiwa sa dako. Sa mga pagkakatipong ito, itinuturo sa mga batang pamana ang mga kwento mula sa Biblia na may hatid na mga aral. Sa pamamagitan ng mga aral na ito, sinisikap na maakay ang mga batang pamana tungo sa pagiging mga mabuting Kristiyano. Sa pagpatnubay ng kasangkapang pangasiwaan, ibinilang sa National Coordinating Council o NCC ang Ministeryo ng Pagkakatipong Pamana upang matiyak na maisasagawa sa buong kalaganapan ng kabanal-banalang iglesia ang mga hakbangin tungo sa pagkamit ng dakilang layunin ng nasabing ministeryo. Sa pangunguna ng NCC ng Pagkakatipong Pamana, isinasagawa ang Coordinators and Teachers Assembly isang beses sa bawat quarter ng isang taon. Sa mga assembly o pagtitipon na ito, ibinababa ang mga aralin na ituturo sa mga batang pamana. Dito rin pinagyayaman ang ginagawang pagtuturo sa pamamagitan ng pagtuturo sa bawat guro ng paraan ng paggawa ng lesson plan, iba't ibang approach pagdating sa pagtuturo sa mga bata, at mga teaching techniques na magbibigay katiyakan ng mabuting pagkatuto ng mga batang pamana.
Narito ang aming panayam sa National Coordinator ng Pagkakatipong Pamana, ang kapatid na Micaela Valerio. Alam niyo po, sister, mula sa simulang pagganap pa ng mga gawain Pagkakatipong Pamana, ay mayroon na pong gabay ni handa ang kasangkapang pangasiwaan. At ang vision nga ng Banal Banal Iglesia para sa pamana ay mahubog sa murang isipan ang mga pamana na may edad na 4 hanggang 11 years old sa banal na takot at paglilingkod sa kataas-taasang Diyos. At ang mission po naman ng kasangkapang pangasiwa para sa pamana ay mahubog at maakay ang mga pamana sa tunay at matuwid na paraan ng pamumuhay bilang Kristiyano para sa ganun, pagdating nila sa tamang edad ay maging tunay na mananamba sila sa ating kataas-taasan Diyos sa pamamagitan ng Kabanal-Banal Iglesia. Alam niyo po, sister, laging mayroong din na ginaganap na quarterly assembly ang mga pamana coordinators at mga teachers. Sa doon po, dinuturo ang mga teaching techniques, mga paraan ng paggawa ng mga lesson plan para sa ganun, tunay ngang maging ma-updated lagi ang mga paraan at mga pagtuturo sa mga pamana. Maging interesting palagi. So, meron din pong mga, misa may inaatin natin kami seminar, lalo yung mga pamana coordinators. Para sa ganun, malaman namin yung lalong mga mabibisang paraan para at least yung pagtuturo natin kumbaga timely talaga sa mga panahong ito. At minsan po, mayroon din pong mga ginagawa activities sa mga teachers para sa ganun, ma-enhance pa yung kanilang skills, paano mag-handle, lalo na yung mga classroom management. So, alam natin lang, yung pamana po ay nasa tamang track. Ang sa kapapangasiwa ay talagang laging nakasuporta sa gawain pamana. Hindi nga magiging posible ang pag-abot sa dakilang layunin ng ministeryong ito kung wala ang mga gurong kinakasangkapan sa pagtuturo. Yung mga pamana na yan ay talagang mahalaga. Una sa lahat, galing sila sa Panginoon, tsaka sila yung inaasahan ng iglesia sa darating na mga araw na maglilingkod sa loob ng Kabanal-Banal Iglesia. Para sa akin, yung naidulot ng pagiging pamana teacher is marami pong bagay. Isa po dun yung naibabahagi ko, yung karunungan na mayroon ako sa mga pamana. At saka masaya po sa kalooban na makita ko sila na ngayon kasama ko na sila sa mga paglilingkod, nanunungkulan sa loob ng Kabanal-Banal na Iglesia. At saka yung mga achievements nila na nangyayari sa buhay nila, parang proud po ako sabihin na bahagi po ako no, kung nasaan po sila ngayon, na lumaki silang maayos at may banal na takot sa Panginoon. Para po sa akin, napakahalaga ng pamana. Kasi alam po natin, ang pamana ang bukas ng iglesia. Sa kanila po ang magiging pundasyon ng kung ano po ang magiging mga katungkulan nila sa hinaharap. Kaya mahalaga po na sila po ay maturuan natin sa tamang mga asal at tamang pananampalataya. Sa gayon, kung magkaroon po sila ng katungkulan, hindi po nila ito basta-basta bibitawan. Nung kami po'y bagong kapatid, na ako po ay kinausap ni Sister Micaela para maging isang pamana teacher, sa totoo po ayaw ko po. Kasi ako po bilang isang guro, alam ko po na mahirap. Pero sa nakita ko po, yung pagtitiwala ng Diyos sa pagkasangkapan kay Sister Micaela. So, kahit po sabihin natin wala siyang sweldo, no po, hindi simpleng thank you ng mga pamana, pero fulfilling po. Masarap po sa kalooban, lalo na po kung makikita mo yung mga pamana na dati mong tinuturuan, may mga katungkulan na ngayon, masisigla silang gumaganap. Kapag umaawit po sila at binibidyo ko sila, yung puso ko po nag-umapaw sa kasayahan. Kasi parang, wow, eto na sila. Dati, tumatakbo sila, ang kukulit nila, hinahabol mo pa. Nag-iisip ka ng maraming activities para makuha may attention nila. Nang sa gayon, mag-aral sila. Pero eto sila, may pananampalataya, aktibo na gumaganap. Hindi naman maitatanggi na ang mga pagtuturo mula sa Biblia ay hindi nakahanda upang ituro sa mga bata. Sadyang malalim ang nilalaman ng mga pagtuturo sa Biblia na maging ang mga nakatatanda ay makapagsasabi na may kahirapan na ito'y maunawaan. Kaya naman may pangangailangan na pambabawin ang mga mayayamang aral ng Biblia sa paraang mauunawaan ng mga batang pamana. Sa bagay na ito, sa kalooban ng kataas-taasang Diyos at sa pagkasangkapan niya sa kasangkapang pangasiwaan,
itinalaga ang isang mahanaim sa loob ng kabanal-banalang iglesia na siyang naghahanda ng mga araling ituturo sa mga batang pamana. Kalakip nito ang karagdagang pagdaan ng mga aralin sa kasangkapang pangasiwaan bago opisyal na ituro upang matiyak ang kaayusan ng ministeryo. Tiniyak din ng kasangkapang pangasiwaan na ang itatalaga ay may sapat na kakayahan at karanasan sa gawaing itatakda sa kanya. Nagtapos sa kursong education noong kolehiyo at mayroon ding master's degree in education, si kapatid na Anthony Monares ang pinagtiwalaan ng kasangkapang pangasiwaan para sa napakahalagang gawain na ito. Bukod sa pagiging mahanaim, kasalukuyan din siyang nagtuturo sa Tanyong National High School. Narito ang aming panayam kay kapatid na Anthony. Sa katunayan po, ang paghahanda po sa mga ituturo sa mga pamana, yung ating pong booklet ay mahabang proseso. Totoo po, mahirap, pero sa tulong po ng Panginoon ay kinakaya po natin. Mahirap kasi unang-una, malalalim yung mga nakasulat sa Biblia. At hindi naman talaga nakapokus o nakarelate sa pambata. So, pangatlo, ang isa sa pinaka nagiging mahirap pa at mag-adjust dahil ang approach ko po ay kadalasan personally as my profession as a teacher ay pang-college sa senior high school. So, ang hirap dahil mga bata ito, mga pamana, pero sa tulong at laki ng awa ng Panginoon sa pagbibigay ng karunungan ay binibigay po sa atin sa bawat pagkakataon. So, nagiging madali na lang po siya dahil nga sa paggabay at tulong ng Panginoon, yung mga booklet, mga itinuturo po sa atin ay nagiging mababaw dahil gumagamit tayo ng mga salita na mas madali pong intindihin ng mga bata. Pangalawa, gumagamit din po tayo ng mga visual na connected na mas maiintindihan ng mga bata. Yung visual po na yon ay magiging interesting na basahin ng bata yung booklet kasi yung kanilang binabasa at plus pa po yung mga visual ay nagiging interesting. Magiging masaya sila sa kanilang pagbabasa. At ginagawa po natin, gumagamit pa po tayo ng iba't ibang mga activities para makarelate yung mga bata sa kanilang araw, pang-araw-araw na ginagawa. So, para makuha nila yung moral lesson. So, as a pamana sa loob ng kabanal-banal ng iglesia. Pero sa tulong ng Panginoon, mas lalo po nating nagagampanan yung paggawa po ng tunay na pinaglalakip-lakip ng Panginoon ang maraming bagay para sa ikububuti ng kanyang mga iniibig, lalo na sa mga mumunting batang pamana na kanyang pinaghaharian. Sa pamamagitan ng kabanal-banalang iglesia, kanyang ipinadarama ang pagkandili sa mga batang pamana. At ang pagkakaroon naman ng mga batang pamana sa iglesia, ang pagkakaroon ng pagkakatipong pamana ay nagdulot din ng napakaraming mabubuting bagay para sa kabanal-banalang iglesia. So, shalom po, Brother Azricam. Ang tanong po namin para po sa inyo, ano po ang naging bunga ng pagkakaroon po ng pagkakatipong pamana para po sa kabanal-banalang iglesia? Una po ay ang mabuting dulot ng pagkakaroon ng pagkakatipong pamana sa kabanal-banalang iglesia ay nagkaroon po ng tiyak na magiging gabay ang mga bata. Gaya ng nakasulat po sa Kawikaan, Kapitulo 22, Versikulo 6, na turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang nakaran at pagkatumandaman siya ay hindi niya ito hihiwalayan. So nakakatiyak po ang lahat ng mga bata, lalo na po ang mga magulang, na siyang pinagkalooban ng Diyos ng mga pamana na ang mga batang ito ay magkakaroon ng tiyak ng kinabukasan, na mahubog sila sa mabuting pag-ugali, na magkaroon sila ng banal na takot sa Panginoon dahil sa mga ituturo sa kanila sa loob ng pagkakatipong pamana. Kaya naman, kami po na inyong mga lingkod ay humihikayat sa mga magulang na ang kanila pong mga anak na mga pamana ay kanila pong suportahan, gabayan, na sila po yung makapag-dalo sa mga pagkakatipong pamana. Sa lahat po ng iglesia o mga bahay-sambahan na pinagsasagawaan po nito. Children are truly a gift from God. Sa pagkaunawa ng bagay na ito at sa pagkaalam ng dakilang kalooban ng Panginoong Diyos
sa kanila ng mga mumunting bata, nararapat lamang na tayo ay gumawa ng ayon dito. Hindi makukumpleto ang pagkandili ng Diyos sa mga batang pamana sa pamamagitan lamang ng kabanal-banalang iglesia. Ang mga magulang ang may pangunahing responsibilidad na mailapit ang kanilang mga anak sa Panginoon sa pamamagitan ng kabanal-banalang iglesia. So let us not be barriers, but bridges that connect God's grace to our children. Maging kasangkapan tayo, ang lahat ng mga magulang, upang ang ating mga anak ay lumaking malapit sa Panginoon at mabuhay na tunay na mga pamana ng langit. Sa paghahangad po na maging kumpleto ang serbisyo sa inyo, na aming mga kapatid at kaibigan, at sa lahat ng mga magulang, ang pangasiwaan ng Most Holy Church ay tiniyak na ang lahat ng aming ipaglilingkod ay ayon sa kalooban ng Diyos na nasusulat po sa Biblia. Katulad ng ating narinig po ngayon, bilang magulang, alam ko po lahat ng mabuti para sa ating anak ang ating hinahangad. At upang makatiyak, hubugin po natin sila ayon sa turo at saway ng Panginoon. Huwag pong mag-alala, dahil ibibigay ito ng Panginoon, dahil bahagi ito ng the grace of God's love. Salamat po. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal at maligayang panonood po sa kapatiran ng Mosoli dyan po sa Candon City, Narvacan at Abra at sa kanilang district servant, ang kapatid na Ramil Sereno. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Ating pasalamatan ng Panginoon at ipagtagbilin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami na iyong mga kasangkapan sa naipagtapos na pagtatanghal ng palatuntunan o programa pong ito. Nagpapasalamat kami higit sa lahat sapagkat kinukumpleto mo ang aming pangangailangan sa aming buhay upang maitaguyod namin ito na nagtatagumpay. Hindi lang kami, kundi lahat po ng aming kaibigan at kapwa-tao na nakapanood ng programa pong ito. Salamat po, ipinaunawa mo sa amin ang kaloob mo sa amin na napakadakilang bagay sa aming buhay. Ang tinuring mong pamana o gantimpala sa aming buhay, ang aming mga anak, hindi lang para maging kaligayahan, kundi sa bawat araw ng aming buhay, nagiging paraan sila upang aming alalahanin palagi kung gaano mo kami kamahal at kung gaano kabuti ang layunin mo sa aming buhay. Sana, Ama, mapatunayan namin ang aming pagpapahalaga sa iyo sa pamamagitan na mapahalagahan namin ang pamana na ipinagkaloob mo sa amin. Pagpalain niyo po kami sa mga darating pang-araw ng pagtatanghal at higit sa lahat, ipagkaloob sa amin ang kababaan ng kalooban upang magawa namin ang paglilingkod na ito na ayon lamang sa iyong kalooban. Dalangin po namin ang lahat sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po!